Hi guys, welcome back to my channel. This is Chris from Simply Techie, and for my today's video, we are going to fix this Acer Nitro 5. So the exact model of this Acer Nitro 5 is AN515-52 series. So ang problema ng Acer na to guys is sobrang tagal niya mag-boot, at pag nag-boot siya, sobrang bagal ng OS niya, ng system niya. So ngayon, pag-uusapan natin kung anong problema ng Acer na to at kung paano natin to mafi-fix. So, start this video after this intro. Okay, so pag-usapan muna natin kung bakit bumagal yung laptop na to. So guys, upon checking this laptop and diagnosing it, I found out that this laptop has a defective HDD. So sa hard drive Sentinel, lumalabas na 9% na lang ang health ng hard drive na to, yung HDD nito. So yun yung nagiging cause kung bakit may blue screen at saka malabas yung error dito sa laptop. Yun, so kaya bumabagal yung laptop nito guys. So I suggest the owner of this laptop to switch to M.2 or SSD NVMe. Ano available na mabibili namin na hindi masyadong mahal. So we end up choosing this gigabyte NVMe M.2 2280 solid state drive, which is 256 GB, and this is, we bought it for 2,000 pesos sa Lazada with free shipping that time. And also we bought this 1 TB Barracuda, yan, Seagate Barracuda 2.5 HDD for this laptop. So ginawa namin yung options na to para dito sa OS ay matulin, saka itong hard drive naman is for the storage of temporary files, which is still tawag dito, economic kasi or advisable kasi medyo mahal talaga pag bibili ka ng SSD na 1 TB, which is cost almost 5,000 pesos. Ito 2K lang to, 1 TB na to. Yan, almost 4K lang para sa dalawang ito. Mamamaximize mo yung storage mo. At the same time, mamamaximize mo yung speed ng operating system mo. So let's go to the repair. Okay guys, I just want to mention nga pala guys, these parts are brand new naming binili. Kung bibili kayo ng storage, I suggest to bought a brand new one and not a second hand. Para sa warranty na din, para, kasi pagdating sa HDD, lifespan matters. Kaya mahalaga na ikaw yung unang owner na gumamit nun. Diba? So, okay. So, let's start repairing this laptop. Actually, guys, ang Acer Nitro 5 is accessible naman lahat. Kung mag-repair ka o mag-upgrade, all you need is a Phillips screwdriver. So, meron tayo ditong mga slot. Pwede natin buksan tong mga side na to. Una dito sa side na to, yung mas maliit na parang buksanan. Tanggalin lang natin yung screw using screwdriver. And then, angat lang natin dito. So, pag nawa nyo yun, ma-access nyo yung RAM niya. So, kung magpapalit kayo ng RAM, there's no need to open the whole bottom casing of your laptop. Next thing is this part. So this part is ating loosen lang natin yung screw niya using a Phillips screwdriver. So pag inangat natin tong isang takip, makikita natin nandito yung HDD or hard drive na very accessible din. If you want to remove this hard drive, there are 4 screws holding it, 1 2 3 4. And in my case, I already removed the screws. So ito yung screw niya. 4 pieces 'yan. Remove niyo lang, tapos hold niyo tong tab dito. Yan. And then carefully tanggalin natin yung header dito. Nakasalpak lang 'yan. So pwede niyo yung hilain dahan-dahan. Yan. And make sure to be very careful na wag natin mapilas tong flex. So this is the old hard drive, which they use is a Toshiba 1 TB hard drive, I think. So ito na ipapalit natin dito. But before nating ipalit yan,
since may papansin nyo guys na hindi natin makikita dito yung NVMe slot or which is the M.2 slot kasi nasa pinakaloob yun ng ating laptop. So what we're going to do guys is to remove the whole back housing of this Acer Nitro 5. So to do that, we just need to unscrew these screws. Yan, sa side niya mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 screws dito sa gilid niya. At meron tayong 2 screws sa gitna. So take note of this guys, kasi lahat ng screws sa gilid is magkakasukat. So it's okay na marumble sila. But yung 2 screws dito sa gitna ay magkaibang sukat. So make sure na hindi nyo mapagbabalibaliktad. Kasi sometimes yun ang sumisira sa thread ng isang laptop. Kaya hindi na screw mahigi. Ngayon, para mabuksan to guys, kailangan natin ng plastic pry tool. So I have a plastic pry tool. Bakit plastic pry tool? Para maingatan natin yung plastic, kasi plastic lang po yung ano nito, body. So para maingatan natin. Suot lang natin ng konti. And pag narinig niyo yung pop, parang may bumitaw na lock na nakaipit, is okay na yun. Pwede natin gamitin itong isang tool. So, slide lang natin. So, nakita nyo ba? In-slide ko lang siya guys. Ang ganyan na. Para mararamdaman nyo naman guys na bumibitaw yung lock pag in-slide nyo itong ating pry tool. And don't worry guys, kasi pag ganito yung pry tool nyo guys, may allowance yan to make sure na hindi susobra para siguradong wala kayong tatamaang any important parts. Kung wala kayong pry tool guys, pwede kayong gumamit ng ibang tool. Ibang pwedeng pang tungkad, pero make sure lang na hindi nyo magagaskasan. Anyway, laptop nyo naman yan. So, ingatan nyo rin syempre yan. Kayong gagamit ng kutsilyo. So guys, pag na-unlock, pag natanggal na natin yung mga lock nito, yan, pwede na natin iangat ng dahan-dahan itong back case. Yun. So in my case, I start lifting the back cover on the in my left side, sa left side ko, on my left side. Okay, so upon lifting this back cover, makikita nyo naman walang kahirap-hirap, matatanggal na natin yung back cover. So medyo madumi yung fan nito, lilinisin ko muna. Okay guys, so pag natanggal na natin yung back cover, so makikita nyo na yung bare laptop ninyo. So this is the motherboard, heatsink. So hindi ko na-explain bawat parts niyan. All we want to look in here is the M.2 slot. So makikita nyo dito yung M.2 slots or NVMe slot or SSD, which is here. Yan. So okay, lapag lang natin ulit yung laptop. Kuhain natin yung ating SSD. So ito yung ating NVMe. Ganda, di ba? And then, makikita nyo naman guys, ang paglagay nito. Ayan, angat ko lang ha, para makita nyo rin. So, makikita nyo guys, meron tong parang ngipin dito. Ayan. Make sure na tugma siya dito sa bungi nitong ano natin, NVMe. Ayan. Ayan. Bago natin ilagay guys, meron din tayo dito ang makikitang screw. Unscrew muna natin to. Yun. So, ito yung screw niya. Ayan. Late lang yan. Kaya ingatan nyo, huwag mawala yan. Okay. And then, next is, lalagay natin to dito, guys. So, gaya na sabi ko sa inyo, yung bungi, sasakto nyo dito mismo sa ngipin ng ating slot. Itong M.2 slot. So guys, ang pag-push nito guys is nakaangat pa siya. Oh, so papakita ko sa inyo na mas malapit. Okay, nagaganyan yung pag-push siya kanya. Hindi nyo siya ipupush ng nakahiga kasi hindi nyo siya may papasok. So kailangan nakaganto and dapat yung pin niya, yung mga copper pins is hindi na visible.
So once na isalpak nyo na yan, nakaangat pa din yan guys. Yan na. Bababa naman natin siya ng paganito. Yun. And supposed to be dapat itong dulo dito ay eksakto dito sa pinagtanggalan natin ng screw. So once na bana natin to, okay, ibabalik na natin yung screw to hold our NVMe, to hold our SSD. And huwag natin masyadong higpitan guys, pakiramdaman nyo lang guys, must be na hindi lang siya lumalaro. Yung huwag nyo masyadong diinan, baka mabasag yung NVMe. Mahalaga mahold niyang maigi yung ating SSD. So once you're done, kung meron pa kayong mga final touches na gagawin, kung madumi yung laptop, edi blower nyo siya ng pressured air. Kung wala naman na, let's go and let's put back the back housing. Yun. To put it back, just simply put it there and apply some pressure sa mga gilid. Make sure guys na maririnig yung mga pop. Yan, ibig sabihin yan ay nag-lock na yung inyong laptop. In my case guys, hindi ko pinupush maigi yun. Inaangat ko yung likod at pinipinch ko ng kamay ko. Kasi pag pinush mo ng ganun, nang nakasarado, nakabaliktad ng laptop, nagkakaroon din ng pressure yung LCD. And ayaw naman natin madamage yung ating precious LCD. Okay, so once we're good, bago natin totally isara to. The next thing to do, gagawin ko ngayon is, optional to, kung ayos ba yung hard drive nyo, there's no need to replace it. But in this case kasi, sira na yung hard drive, kaya kailangan ko na talaga itong palitan. So what we are going to do is to replace this old Toshiba hard drive with this new Seagate Barracuda 1TB hard drive. So to do that, make sure na yung orientation natandaan ninyo. Yan, ganyan din ang orientation natin. Yan, gagayain nyo lang naman yan. And then, remove natin yung screws sa gilid. 4 screws to. Ito yung nag-hold sa ating hard drive. Okay, una sa remove nyo, matanggal nyo na yung hard drive na luma. At pwede na natin ilagay yung bagong hard drive. Hindi kailangan masyadong higpitan guys. Ang importante lang dito is kumapit tong holder. Kasi tong holder na to yung magsisilbing yung mag-hold sa ating HDD sa laptop natin. Okay guys, so once nilagay na natin tong pinaka-holder niya, pwede na natin to ibalik sa ating laptop. So to do that, kailangan lang uli natin ibalik tong header niya dito. Salpak natin dito sa pins niya. Okay, carefully placed it. And then, yan. Ibabalik na rin natin guys itong mga screw. Okay guys, four screws. So once na ibalik na natin to, pwede na nating isara to. Balik natin yung cover niya. Tighten natin yung screws. Okay, sasara na rin natin yung RAM. And now, ibabalik ko yung screws sa gitna. Ito yung magkaibang sukat. Ito yung naibang sukat sa mga nasa gilid. And babalik na natin yung mga screw sa gilid. Sometimes guys, pag first time nyo mag-open ang sarili nyong gadget, pag hindi nyo tinandaan yung screws kung saan nakalagay, magugulat na lang kayo ang dami sobrang screw. Kaya importante na kabisado nyo yung ginagawa ninyo. Saka, kung hindi nyo naman kabisado, pwede nyo naman picturean bago nyo baklasin para pag babalik nyo na, malalaman nyo kung paano nyo ibabalik.
pag-tighten ng screws, guys, importante na huwag niyong pwersahin higpitan niyo. Pag nakita niyo medyo mahigpit na siya, okay na 'yon. Hindi naman kailangan sobrang higpit nito, guys. Okay, so we already tighten all the screws. Okay. Makikita natin, check natin, final check. Kung lumapat na talaga yung ating back case. Yun, so makikita nyo naman nakalapat na yung ating back case. Okay. Good, good. So, that's it, guys. That is how we fixed this Acer Nitro 5. So, pag binoot up natin to ngayon, guys, makikita nyo iilaw to. At maaaring pumunta sa BIOS. Pero, dahil wala tong operating system, hindi tayo magbuboot. So, yun. So, as you can see, there is no bootable device. So, syempre, kailangan nating installan ng operating system yung ating bagong installed na NVMe. So, hindi ko na to itatalakay sa ano na to, sa video na to. So, if you want to know how to install operating system on your laptop or computer, just click the link on descriptions. Meron na ako mga video yung ginawa para dyan. Using only a bootable device, a bootable USB. So, okay. So, that's it, guys. Kung meron kayong mga ganitong laptop kagaya nito, o kahit hindi man Acer Nitro 5, na suddenly biglang bumagal na lang after 2 years of using it, make sure to check the integrity of your hard drive. Kasi most of the time, ang nagiging cost lang naman ng problema niyon is sirang hard drive. Hindi man yan kumakatok o tumutunog o lumalagitik. Hindi indication na okay pa yung hard drive ninyo. Kasi may lifespan lang yung read and write ng ating mga hard drives. Pag naabot niya na yun, hindi kailangan mo na talaga siyang palitan. Kung hindi, yung mga precious files mo sa loob ng inyong hard drive, kagaya nito, mukhang maganda pa siya, ay mabababay ka na dun without recovering those files. So that's it. Thanks for watching. If you like this video, please leave like and subscribe to our channel, Simple Techie. And this is Simple Techie, always reminding everyone that technology is not that complicated. Peace out, bye-bye, and God bless.